Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Last week ay marami sa ating mga kababayan ang naapektuhan ng bagyong Karina. Kaya naman ang Metro Manila at kalapit na lugar ay dineklara na state of calamity. Dahil sa announcement na ito, ay naglabas ang SSS ng circular number 2024-004 tungkol sa calamity loan. Paano ba mag-apply? Ano ang SSS circular na ito? Heto po ang SSS circular number 2024-004. Sabi dito, to all SSS members and pensioners subject calamity assistance package for SSS members and pensioners affected by the combined effects of Southwest Monsoon Tropical Cyclone Buchoy and Tropical Cyclone Karina. Ang purpose po is pursuant to Social Security Commission Resolution Number 551-S2019 dated July 31, 2019 on the provision of assistance during calamities. The circular on the calamity assistance package for SSS members, pensioners affected by the combined effects of Southwest Monsoon, Tropical Cyclone Buchoy, and Tropical Cyclone Karina is hereby issued. So ang scope po nito, the circular shall cover all SSS members, pensioners residing in the areas affected by the combined effects of Southwest Monsoon, TC Buchoy, and TC Karina as declared by the National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. The availment period for the assistance shall start on July 26, 2024 until August 24, 2024. Ito po ang type of assistance. So, dalawa po ito. Una po yung CLAP o yung Calamity Loan Assistance Program for member borrower of whose residence is in the area declared under state of calamity. So, ano nga po ba yung mga na-declare po? Majority po or yun nga po, yung Metro Manila. At yung naman pong pangalawang assistance is yung 3-month advance pension para po sa ating mga social or SSS pensioner and employees compensation pensioner per ECC board resolution whose residences is in the areas declared under state of calamity by NDRRMC. At ito po ang declared areas under state of calamity. So una nga po yung National Capital Region or NCR, ito po yung Metro Manila Council Resolution Number 2419-S2024 ang date July 24 po. Next po is yung Bataan Province-wide Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 305-2024 July date din July 24 din po. Tapos yung Cavite Province-wide San Mateo Rizal, Pinamalayan Oriental Mindoro San Andres Romblon, Baco Oriental Mindoro, Butuan Davao Occidental, Kabakan Cotabato, Pikit Cotabato. So ito po yung mga dates nila. So halos nga po July 24 kung kailan po nangyari si Typhoon Karina at meron naman pong July 25, July 22, July 23, July 24, July 12, at July 17 po. And all other areas which may be declared under state of calamity by the NDRRMC ay pwede pong mag-apply ng SSS calamity loan po. At sabi pa po dito, for inquiries, members are advised to go to any SSS branch or log on to www.sss.gov.ph or call at hotline number 1455 for assistance. And then yung effectivity clause, this circular shall take effect immediately po.
please be guided accordingly. So, kita niyo naman po, ito po yung official na circular po ng SSS na ongoing na po, yung SSS Calamity Loan at yung 3 months advance pension naman po para sa ating mga SSS pensioners. Paano mag-apply ng SSS Calamity Loan? Ano ang mga requirements? Dapat may at least 36 months contribution po kayo, 6 of which must be posted within the last 12 months before the month of filing of application po. At dapat be living or residing in the declared calamity area. Dapat no final benefit claims such as permanent total disability or retirement. At dapat walang past due SSS short-term member loans. At dapat wala po kayong outstanding restructured loan or calamity loan. At kung pasok po kayo dun sa mga requirements, pwedeng-pwede po kayong mag-SSS calamity loan. So, paano po? Ang first step po ay pumunta sa www.sss.gov.ph at makikita niyo po itong member login. So, kung meron na po kayong information, mag-login lang po gamit ang inyong username at password. Pagka-login, hanapin po agad ang loans katulad po nito. At magkakaroon po ng drop-down katulad nito. So, piliin po yung apply for calamity loan. At ito po ang lalabas sa inyong screen. So, mayroon pong nakalagay na required field type, typhoon or calamity. At ito po ang next na makikita nyo, piliin nyo lang po yung TC Buchoy or Karina po. Next po, pag wala pong issue yung inyong application, ayan na po ang susunod na marireceive nyo po, is yung mag-wait po na i-approve ng employer nyo po or certify po ng employer nyo yung application nyo po na SSS Calamity Loan. Tapos ang next na magiging message is, waiting for disbursement na po, na usually 2 to 3 business days para ma-approve po yun at ma-disburse sa inyong assigned na ATM. Marami po sa mga nag-a-apply ng calamity loan ay ganito po ang nakukuhang error message or rejected message po na your home address is not among the declared calamity areas. So, ibig sabihin po yung home and billing address niyo po are magkaiba or isa po doon ay blanco. Para po ma-update po ito or mag-proceed ang inyong SSS Calamity Loan application, kailangan niyo pong pumunta sa SSS branches para po i-update yung E4 form po. At make sure po na i-follow niyo pa rin po ang SSS number coding, example po yung 1 and 2, Monday lang po sila pwedeng pumunta, and so on po. Para make sure na hindi po masasayang ang effort nyo pagpupunta po kayo ngayon sa SSS branches dahil madami nga po talagang nagpapa-update nito ngayon. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button. At any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!